magandang araw po mga kaibigan, mga OFW matulad ko. Andito na naman po ako, meron po ako isi-share sa inyo na lutuin isa po sa specialty ng Bulacan. Ngayon po kasi po, lagi na lang po tayong sunod-sunod ng mga baboy, kung ano-ano, karne. Ngayon, ang ano ko po ngayon, mag-i-straight naman po tayo ng mga isda at saka vegetable. Ngayon, ito pong isang specialty ng Bulacan na nakagisnang ko po, pesang maya-maya. Karaniwan po sa Bulacan yung dalag. Marami naman po hindi nakakakilala sa mga dalag kasi hindi naman po sila Tagalog. Ngayon, nakakita po ang magandang maya-maya sa farmers. Ito po siya. Napakasarap po nitong ipesa. Lalo po yung walang ganang kumain, may sakit, nilalagnat. Ito po yung nihiling ko sa nanay ko noong nagpepesa siya. Ngayon, ang gagawin po natin, ipiprito natin siya. Malasado lang po ang pagkaprito. Ang gagamitin po natin sangkap, ito po yung garlic. Siyempre, maraming garlic. Tapos sibuyas po na puti. Yan yung pong dahon ng sibuyas, luya, paminta, patis. Alam mo po naman. At saka yung pong repolyo, pechay at saka repolyo. At saka hugas-bigas po. Isa po yan sa specialty ng Bulacan. Ngayon, ang luya po, kaya ganito hiwa ko. Papatain natin ang lansa at saka yung sarap ng sabaw niya nang gagaling sa luya. At saka babasahin lang po natin siya ng ganyan. Para po, kuhang-kuha ang katas nito sa sabaw. Yan. Yan. Ganyanin lang po natin siya. Alam po yan ang mga taga-Bulacan kasi yan po specialty namin. Isa sa mga specialty namin na mga may sabaw. Yan. Babasagin lang natin siya para ang katas niya kuhang-kuha. Kailangan po siya kagat talaga sa anghang ng luya. Yan. Ngayon, ito po. Mainit na po yung frying pan natin. Talagyan po natin siya ng olive oil. Ayan. Medyo mainit na siya. Mainitin lang po natin. Ito po nilagyan ko po na nga pala ng konting asin. Konti lang. Nahugasan ko na po siya ng mabuti. Kasi pag overcook po na prime, hindi na po siya malasa, hindi siya masarap. Ito po taba po ito, saka ano, itlog. Taba ng maya-maya, hindi po siya tinatanggal. Kasi fish oil po siya. Ayan, imamalasado lang po natin siya para magkaroon ng aroma, ang flavor niya. Nagbibigay po ng sarap yung flavor niya. At malasado lang po kasi pag pinirito natin siyang mabuti at na-pista siya, hindi na siya pesa para na po siyang dumung-dumung. Kailangan po malasado lang kasi hindi lalabas yung lasa niya. Pag pinirito natin, lalabas ang lasa niya. Hindi natin malalasahan sa sabaw ang pesa. Kasi ang pesa po, nahabol ng mga katagalugan yung sabaw niya na napakasarap. Lalo kung wala kayong gana, kumain, may sakit kayo, may lagnat. Ito po ang hiling-hiling namin pagka ganoon. Ayan. Ang buwin na tamang-tama lang po yung malasadong sinasabi ko. Ayan. Ngayon, dito na rin po natin siya igigisa dahil ang lasa niya nandyan lahat. Po, unahin po natin. Ito po matapin sa fish sauce. Senior cut ko na po ilalagyan. Ito po siya. Madami pong bawang kasi masarap. Marami pong bawang. Ayan. Golden brown po natin siya.
kailangan po golden brown siya kasi yung katulad po sa bulalo, yung golden brown na garlic, siya nagbibigay ng masarap na lasa at linamnam sa sabaw. Ayan, okay na po siya. Nilalagay na po natin ito si Luya. At saka si sibuya, sabay-sabay na po siya. Ganyan po ang cut niyan, parang nilaga style. Actually, nilaga po yan. Ewan ko nga lang po at nakalus na namin yung pesa. Sinasabi lang pesa, pero style po ng nilaga. Nilalagay na po natin si hugas bigas. Malaking pot para makahinga naman yung ating mga ilalagay ng mga sangkap. Yun. Sa pesa po, ang nagdadala, sabaw, kaya marami po tayo magsabaw. Ayan po siya. Pakukuliin lang po natin siya. Lagyan na po natin si patis. Mga 3 tablespoon lang po. Yan muna, kasi may asin na po yan. Tapos, lalagyan na po natin yung paminta. Yan. Yan po ang magdadala niya. Cover muna po natin siya sa kanulo. Napakadali lang po yan. Ayan, nag-start na po siyang kumulo. Hayaan po natin siyang kumulo ng kumulo bago natin lagay ito para yung pong katas ng luya ilabas niya sa sabaw niya para ma-absorb niya ang lansa ng isda. Hintayin po lang natin siya muna kumulo ng mga 2 minutes pa. Tapos lagay ko na po ito. At kasi yung maya-maya po, napakalambot. At tinitin natin yung alat niya kung tama lang. Ayan, ang ganda na ng kulay. Pesang-pesa na. Kumulay na po yung brown na ano, yung garlic. Parang sa bulalo, tsaka doon sa ano natin, burto. Wala pa yung ano, luya pa lang, sibuyas yan. Ang sarap na lasa na kasi naikatas po niya iba nito. Hintayin po natin na umanghang pa ng konti. Mga 2 minuto pa uli. Gusto ko kasi sa pesa, lasang-lasa ko yung anghang ng luya. Talaga maghahabol ka ng sabaw. Naku, ang sarap, patis lang po yan. Wow! Ayan. Lalagyan na po natin. Napakalambot po nito. Kaya malasado lang dapat ang pagkaprito ng ating maya-maya. Pwede po dito yung lapu-lapu. Kasi yan po ang mga, yung puti po ang laman ng isda. Bagay po dito. Yan, taba po naman yung maya-maya. Ang sarap din naman ang presyo. Pero okay lang po, kasi masarap naman. Yan, talaga pong maraming sabaw yan. Yung original po talaga ng pagpipesa, Bulacan at saka Kapampangan. Pero hindi ko po alam kung paano sila sa Kapampangan, magpesa. Hindi ko po sila nakikita pa, pero subulan ko ito. Cover po natin siya dahil hilo pa po yung loob. Malasado po siya. Iyan. Chichicken na. At baka siya ay malabog masyado. Hindi po siya maganda pag labog masyado. Sa isda po ganun, mga 2-3 kulo, okay na. Kasi pag nalabog siya masyado, hindi na malasa. Nasa sabaw na lahat ang lasa. Nakuko, kasarap. Diyos ko, higop na. Tama-tama po, umuulan din sa Pilipinas ngayon. Malamig. Kasarap ng sabaw. Oh, swabi siya. Talaga naman. Ito po. Ito na siya, nalagyan na po natin itong isa sa mga nagdadala ng lasa, yung damo ng sibuyas. Ayan.
Lagay po natin yung mga gulay niya. Marami po yung gulay ako maglagay kasi ang sarap po eh. Ayan. Kasi kakain ka rin lang na masustansya, daihan na si gulay. Para masyado na ata marami. Bukas na lang iba. Pag may natira. Ganun po ako sanin eh, pag naglalaga. Hindi ko nilalagay lahat ng gulay. Parang may matira. Saka uli magpapatong ng gulay. Di fresh na naman uli yung mga gulay mo nilagay sa yung nilaga. Parang sa bulalo. Yan. Cover natin siya ng konti. Yun. Nilagay ko na po lahat ng gulay. Kasi nakita ko dumiit. Sayang. Sayang siya. Kitman natin siya. Luto na po siya. Kapot na. Ito na. Ito na po ang ating maesa. Ngunit na siya at baka malabog si gulay. Eh, napakasarap po. Ayan na. Wala po mga betche niyang patis lang. Ayan po, sabihin ko sa inyo, ang pesa, parang nilaga yan. Style ng Bulacan, ganyan. May sabaw. Eh, yung iba po, napansin ko, nagpesa. Konti lang sabaw. Hindi po pesa yun. Dahil sa pesa, ay nahabol po yung sabaw niya. Alam po yan ang mga taga Bulacan. Ay, kasarap. Manantok na po ako. Dito ko siya ilalagay at kasi baka masira ang malambot po kasi si Maya Maya. Dito natin siya sasabukin. Ayan. Masarap. Naku, naglaway na naman ang inyong prinsesa ng kusina. Eh, kuy, Diyos ko, Ginoo. Ito po, yung dahon ng sibuyas. Huwag niyo pong kakalimutan. Siya ang nagbigay ng masarap na flavor dyan. Teka. Ayusin po natin at gusto ko yung kakain ako ayos na napakasarap niya. Ay, itingnan nyo naman po. Naku, healthy. Ganito po ako araw-araw doon sa Oman. Iba-ibang klase ng luto ng mga isda at gulay. Kaya hanggang ngayon, sa edad ko, maraming nagtatanong sa akin bakit daw ganun-ganon. Eh kasi naman po, matakaw ako sa mga isda at gulay. Ito, paborito ko po itong mga ulo kasi sinisip-sip-sip-sip ko po ang ulo niyan. Napakasarap po ng maya-maya. Eh, kataba. Okay. Kanami. Teka, baka malabog po ito. Ilagay ko na siya din lahat sa gilid. Eh, masarap po yung malutong-lutong siya. Half cook. Oo, kanami. Grabe, sarap. Ayan. Ayusin po natin. Nang maganda. At masarap pong kumain ng maganda pagkaka-arrange. Nasa setting po yung gaganahan kang kumain. Naku, kanami naman, Yasmin. Wow. Lagyan ko na po siya ng sabaw. Oops. Oh, maligo tayo sa sabaw. Napakasarap po kasi ng sabaw sa pesa. Hindi po ako nagbebiro. Katerno na po nito. Patis at saka kalamansi na may sili. Ayan. Ako. Yan po ang totoong pesa. May sabaw na marami. At actually, nilaga yan eh. Pinaganda lang nilang pesa. Ayan. Ayan. Nako. Kaani. Nami. Hey, sarap. Kakain po ako. Mga binas. Yung mga OFW na katulad ko, eto po. Magluto na po kayo ng pesang maya-maya. Pero bago po yun, babati muna po tayo ng konti. Nagpapabati po si Ruel Duero. Tagakarkan, Magkarlan, na OFW sa UAE. Karaskan, Cantilan, Madrid, Carmen Lanusa, taga First District ng Surigao del Sur daw po sila. Ako Pin Ini, Ladin Flores, Dinas Bas, Yer Sontas, Mark Salvador, from Bulacan, kababayan ko siya, Chris Robert, at saka si Miss Lanzones, Mr. Xi, Kirida Joyce,
si Rick Rat, lagi nakaabang. Iri Takahashi from Japan, Diane, Rose, Camille from Italy, from Canada. Si Rose from Italy, si Diane, Camille from Canada. Juan Miguel from US, Bonbon, Sara Barbosa, Pop Senun, Pam Abuyan, Israel, Mabet Lebado, Israel Sumastre, Juna Sapal from Hong Kong, Marion Tuason, Rachel V, Gaira Mara, Belle Amor, nasa Tabanao, Erica Stone, Maribel Amor, nabasa ko na ata siya, Jenny Sandrino, Lin Eugenio Rivera, Tess Guansin Somar, Royal Limpin Limpin, si Alvin Almira Artum, at ang baby niya na si Almira Kate Artum, Jerry Sandrino, at mister niya na si Jeffrey Nazareno, at mga anak na sila Chelsea, Cherry May, Wilma Mika, at saka si Junwin, at ang anak niya si Tracy Bea, at saka si pa ba ito na nasa dulo ng dila ko na hindi ko magugot-rugot, si baka magtampo, si Nitang Sabi, ang sister ko, tsaka si Chari at si Kuya Tony, mag-asawa sila from New Jersey. Si Perfecta Magdamag, neighbor ko lang siya dito. Halika na, samahan mo na akong kumain dito. Tsaka si Joy, si Pe Gusmundo. At tsaka sa marami pang iba, mga nandiyan. Kung hindi ko mga kayo nabati ngayon, sa ibang araw babatiin ko kayo. Kasi napakarami na po eh. Nanggapan na ako maglista. Lago na namata ng prinsesa niyo. Ito po, bago po lumamig si Sabaw, gusto ko pong i-offer sa inyo to sa mga OFW na katulad ko, na sa lahat, sa buong mundo, hindi ko nababanggitin dahil mahaba na. Ang unang sumo ko po sa inyo, ngayon, higo po na po tayo sa Sabaw kasi mahilig sa Sabaw si Prinsesa. Magbubulay-gulay, tsaka isda na po muna tayo ngayon dahil namamagana ako. Tanyo, ang mukha ko pulmon na pulmon na. Kailangan maging hapon naman na siya ngayon. Ang sarap. Grabe. Ito po yung pag may masama pakiramdam mo, may lagnat ka, pesa po ang katapat. Pesang-pesa, luya, lasang-lasa, luya, sarap. Gagawa pa po tayo ng pampagana. Dito ka muna. Yan. Ito po. May patis. E tama na po alat, kaya lang, masarap po talaga may ternong patis at saka sili, saka lemon, kalamansi, o kahit dayap siya. Pwede. Kaya alam niyo naman si Prinsesa niyo, hindi makakain ng walang sili. Diyos ko, napanood niyo na po ba yung ano? Yung bopis. Grabe po, sarap. Hindi na nga po ako nakabati ata sa inyo niyo. Nakalimutan ko niyo sa gutom. Gabi na po kasi kami nagluto noon eh. Kasi ang ingay sa araw noon dahil may nagtututok-tok pa doon sa banyo yung pinaparenovate ko. Kaya nagluto kami gabi na. Ngayon, ito po, ay siya, Ginoo. Wala nang pakialam si Batman dito ngayon. Si Robin naman ang kasama ko ngayon. Ang sarap na sabaw. Teka muna, maghihigop muna tayo ng sabaw. Grabe. Marap. Buti hindi pa masyadong malamig, tama lang. Grabe, eto na naman po ako, maubos ko yung sabaw. Ayun. Eto na po, sisintensya natin yung ating paborito. Ayan, ulo na yan. Sabi nga ni Miss Lanzones, kamayin mo na. Tandaan niyo po ba yung ano? Yung sinigang na miso? Ay, kanami. Ala, kanami. Masyado siyang malaki.
Masarap. Ito na, yung atay niya. Hindi ko siya tinatanggal. Grabe po. Talagang kuha ko ang lasa ng umang. Ang lambot po ng lamaya. Tingnan niyo, oh. Kaya hindi pwede siyang magtagal sa ano. Ipapray niyo, bagya lang, malasado. Tapos pag isang kulo, dalawang kulo niyang, ayos na. Sarap po talaga. Grabe. Naiingit po si Coco. Naamoy po nila kasi ang bangang mo. Yun na, nagwawala yung alam na ako. Papasukin daw si Coco. Nagbamakaawa. Naamoy niya. Naamoy niya po. Ang bango-bango kasi. Grabe bango. Hindi na natin yung gulay. Ang sarap. Bahala kayong. Ay, sarap. Grabe. Ano ba? Ito yung mga gulay na paborito ko. Kaya ako hindi masyadong makanin eh. Bakit naparami kumuha ako pagka yung gulay isda ang ulam ko? Namamapak lang ako has kasi sa sabaw lang. Higop ka na higop. Busog ka na. Kaya namimintayin ko yung figure ko na hindi ako tumataba masyado. Gawa ng ano, gulay tsaka sabaw. Kung si Kim, nakilala niyo na ba si Kim? Hindi ka pwede ng fish, Kim. Kaya galisin ka ulit. O, kung nakita niyo po yan, dinalis na kakain ng pulo ng hipon. Naawa ko ako, pinaliguan ko siya ng ano, nilagan daw ang bayabas, sinagaan ko, hindi na kumakain yan. Payat na payat, tapos lahat ng katawan, wala na taniman ng mga galis-galis niya. Ah, sa awa ng Diyos, dalawa, tatlong paligo lang nilagan daw ang bayabas, gumaling. Ang siya anak ko nga, walang ala, ayaw niya minum, ayaw kumain. Lalagyan niya yung tubig sa cotton, tapos pipigaan niya lang ganyan, dinidikit-dikit dito. Talaga inalagaan po namin siya, taga ganun. Ako naman taga ligo. Taga paligo. Nakakaawa yun. Isa po yung unang pet na anak ko. Malamag niya yan eh. Katabi namin niya matulog. Tsaka po yan, pag gusto maligo niya, pupunta na yan sa banyo, makikipag-unahan na sa akin. Diba, pinaliguan ko yung mga kasama niya. Nako, hindi yan papayag kasi may mga tuwalya silang kanya-kanya, titingnan niya pa pag ginamit ko yung tuwalya niya sa iba. Ang gagawin niya, didiretso na po sa banyo. Tuwan-tuwa naman po ako ng gano'n para siyang tao na may isip. Sarap po talaga. Grabe. Gusto ko nga ito, muusok-usok ko yung sabaw. Sarap. Grabe. Luto na po kayo nito. Lalo dyan sa lugar nyo ngayon, malalamig. Sa Canada, New Zealand. Alam ko, buong mundo yung lugar yung ganitong panahon, malalamig. Nag-i-snow pa. Diyan sa may Las Vegas, malamig din dyan. Magluto na kayo dito. Ay, kasarap po ka nami. Diyos ko, tapos hapok yung gulay. Nako. Ayan ah. Sarap. Mamaya ako, pa-off the camera, kakamayin ko na yung ulo na yan. Ihi ako sa inyo. Sarap. Sarap na sabaw. Kasi yung bawang madami, tapos na-brown siyang mabuti. Sarap ko nga. Grabe, may patis pa, tapos may sirin, mayroong ano, lemon. Saan ka pa? Winner ka talaga. Sarap. Dami ba ito? Grabe. Magluto na kayo nito. Lahat ng luluto ko, malalasahan niyo naman kasi ipapry niyo. Ito pong masarap. Huwag niyo ipiprito masyado. Wala lasa niya. Para na kayo nagdininding noon. Pag pritong-prito ang ano, isda niyo sa pesa. Sa dininding, masarap. Pritong, yan, masarap sa hugyan sa dininding. Paborito ko yan. Isunod yan, gluluto po ang style kong dininding.
Lahat, nilagay ko ng lahat ng klase ng gulay. Bagoong lang at saka bawang katapat. Sarap na nanganit talaga ng sabaw. Lalo malak mo ginawa dyan. Ay nako. Papawisan kayo kahit anong ginawa. Basta sa init niya nagsasarap. Talagang pagpawisan kayo. Ito na nga. Bale, malapit na. Sibot-sibot yung talo yung ulo na yan. Pagtara. Parat mong gulay. Namit. Ina nyo naman, nag-aanyaya sa akin. Mamaya nga, kasi papapakin lang kita. Kakamayin kita mamaya. Gusto nyo bang makita ang kinakamay ko? Sinisip-sip-sip-sip ko. Pagtatawanan nyo na naman ako niyan. Yung mga labi-labi niyan, higup-higupi mo yan, ang sarap. Ha? Problem. Hindi pa, magluto na kayo. Dahil yung mga kasama ko naghihintay, kakainin na yun yung sumabay sa akin. Sana po nagustuhan niyo itong ating putain ngayon. Ang mga nagre-request sa mga karni-karni, magpahinga muna po tayo ng mga ilang linggo, gulay, isda muna, gulay, isda, saka magluluto ulit tayo karni. Eh, kawawa naman po ang prinsesa niyo. Pagka inatake ko ng high blood, di ko na kayo maipagluto niya. Di siyempre eh. Ingat na po ako sa pagkain mo. Hindi na ako makakakilos to pag high blood na. Kaya na po yata may high blood. Wala ka nang makakain. Ay maglilitsyon pa po tayo sa Bulacan. Sarap. Sige na nga. Kunin ko na ito. Naku. Ang sarap sip-sipin. Naku. Ipe o. Sarap. Mamaya, off the record. Kamihin ko yan. Babay na po. Ang sarap.